may mga lugar dito sa Davao mapuntahan na akala natin hindi siya accessible kasi walang ang kapag wala tayong mga sasakyan, no? Kumbaga walang sariling service. Pero kung alam mo lang din naman yung mga ruta at yung mga public transportation dito sa Davao kung saan dumadaan, so pwede rin mapupuntahan yung example. Ngayon, pupunta kami ng Jack's Ridge. Yung Jack's Ridge ay matatagpuan sa may Shrine Hills, Matina. So doon kami maghahapunan gawa nung, syempre, Mother's Day ngayon, no? So kasama natin yung ating mahal na nanay. Syempre, dakilang ina yan, no? Single mother yan. So syempre, deserve niya yan na i-treat kahit paano. Di man kailangan magarbo, makakain man lang din sa Jack's Ridge ulit para... Actually, parang first time niya rin daw pala na nakapunta daw doon ngayon. Kasi madalas kasi kami dati sa may Vista View. And so, aircon lang kami kasi paras lang naman pamasahe. 5 piso o 10 piso naman ang diferensya. Medyo long distance kasi yung Jack's Ridge mula rito. Kaya aircon tayo para mas convenient. So, yun. Bali, first time niya ngayon mapuntang Jack's Ridge sa may Shrine Hills, Matina. Dahil lagi kami dating nag-dinner sa may Vista View. Pero hindi yan Vista View nung araw. Yan ay Vinicius Camayan sa hilltop. Ngayon, yun na nga. Basta alam lang natin yung mga ruta ng mga sasakyan dito sa Davao kung saan sila dadaan. Pwede tayong pumunta sa mga location na yan kahit wala tayong sariling mga sasakyan. So, paano ba to? Example, diba located siya sa Shrine Hills, Matina. So, yung mga sasakyan nating mga bus mula rito sa may Panakan Depot is yung mga bus na dadaan ng Diversion Road, Maa. Hindi yung Diversion Road, Buhangin Road, Dakodaw, Agdaw, Boulevard. Kasi dalawa kasi yung bus na dumadaan. Kapag ka mga maliliit na bus, tsaka malalapit lang like mga Mati, Tagum, mga Monte Vista, Davao de Oro, or mga Santo Tomas area, Carmen. So yung mga bus na yun ay dadaan yan sa may Diversion Road, syempre. Tapos sa Milan, iikot yan, liliko yan sa may Buhangin Road, papuntang Dakodaw Avenue, Agdaw, and Boulevard, tapos Ecoland. Pero kapag ka mga long distance naman ang mga biyahe, like mga Butuan, Tandag, mga Agoy, mga Piltranco, yung mga ganong mga, basta mga long distance na mga biyahe from north. Dito dadaan yan, tapos hindi yan liliko sa may Buhangin Road, lahat yan ay dadaan sa may Maa, Diversion Road, tapos Maa Road, tapos SNR, tapos dediretso yan sa may MacArthur Highway, Matina, tapos liliko yan sa may Quimpo Boulevard sa may Rotary. So ngayon, dahil situated sa may Shrine Hills, Matina, yung Jack's Ridge, so dadaan yung bus sa may babaan talaga ng corner papuntang Shrine Hills, Matina. So mula doon, harap lang yun, ha, yung Shrine Hills, sa mga nakakaalam yung daanan papuntang Shrine Hills, Matina, papuntang ang tawag dito, yung Shrine Hills, no? Yung simbahan. Yung pinuntahan ko, na-vlog ko nung Holy Week. So harap lang yan ng Matina Galleria. So ngayon, pagkababa namin doon, so depende na sa amin yan kung magta-taxi kami mula doon hanggang sa Jack's Ridge. Hindi yun naaabot ng 100 or hindi yun lalampas, no? Mga more or less 100 pesos yung magiging pamasahe kasi sobrang lapit lang din naman noon. Tsaka ilan ba kami? 6, no? Sabagay, mga maliliit lang din naman, may mga bata. So, pwede na yan amin sa taxi. Kasya naman yan. Pag may mga enforcer, pwede naman yoyoko lang yung dalawa para apat lang yung makikita. Tapos, yun na, pwede rin naman kami magta-tricycle kasi may pilahan naman doon ng tricycle papuntang Akyatan, no? Sa may Shrine Hills, Matina nga. So, 12 pesos pamasahe. So, magkano lang ba sa aming 6? So, nasa mga 70, 80 pesos, di ba? Konti lang yung diferensya. O tsaka kung maglakad ka lang din naman doon sa may pagkababa ng tricycle, kasi syempre hindi papasok yun ng Jack's Ridge. Lapit lang, oo, mga ilang tumbling lang, no? Mga ilang gapang lang, ilang gulong-gulong ka lang noon, Jack's Ridge na. So yun lang, pero syempre taxi yung i-take natin. Tapos paano din pagka-uwi? So dalawa lang din naman ang gagawin mo. Pwede ka lang din maglakad palabas, kaso nga lang mahihirapan ka maglakad yung palabas, gawa nung busog, bundat, may lamanan tiyan. So mas maganda kapag siguro magano ka na lang tawag na ito, mag-taxi, Grab, no? Dapat may apps ka ng Grab.
O di kaya meron kang contact sa mga tricycle driver, siyempre pagpapatid ka, sabihin natin na aakit kayo ng Jack's Ridge na wala kayong sasakyan. So ayun yung mag-taxi, gusto nila mag-ano tricycle. Pwede yun. Tapos yung tricycle driver, pwede mong kuha na ng number, tapos papasundo kayo. O pwede yung rentahan na lang, upahan, 100 pesos, di ba? Tapos yun lang, pero mas maganda may Grab. Tsaka may mga taxi din naman doon na mga naghahapid. Yung one way lang, hindi talaga balikan. Marami din, oh. Tapos ngayon, bakit kami masyadong napaaga? Eh, dinner pa naman sana tayo talaga dapat. Oh, time check tayo, alas 4. Alas 4, ano, 5.30. Wait lang, ha. 4.13, parang hapon. So, maaga pa para sa dinner. Siyempre, dito sa Davao, lalo kapag ka-Sunday, tsaka may okasyon na gaya nito, huwag tayo pakumpiyansa. Lalo, kahit pa sabihing diversion road yan, kasi isa sa pinaka-traffic dito sa Davao, pinaka-congested din yung diversion road. Kasi nga, halos lahat ay iiwas sa may downtown area, iiwasan yung napakabagal na takbo, like mga 30 kilometer per hour. So, talagang matatagalan yan. So, ang gagawin, eh, lahat ng mga ruta papuntang mga Matina, Ikolan, lahat yan ay magda-divert yan sila dito sa may Cipe Garcia or also known as Diversion Road. Ito, example, Metro Shuttle, no? O, Rojas Aglao lang siya. Boulevard. Buhang Road. Kaya, kailangan basahin niyo yung, ano, yung signboard. Tapos kung wala nakalagay na signboard, kung saan yung ruta dadaan. Kasi dalawa yan, eh. Ikolan, Maa, ibig sabihin yan, dadaan yan dun sa may Maa Road. Is in our Matina. MacArthur Highway, Matina. Okay, so ito na. Sakyan na tayo na ito. Alright, so yung dumalabas na sa dapat sakyan natin ay nagpapasakyan naman sila, kaso nga lang dahil non-stop yung kanilang parang franchise. Non-stop sila, so hindi sila pwedeng mag ticket ng Davao base, no? Kumbaga parang basic fare. So titikitan din na tayo ng Tagum Davao. So, ibig sabihin kapag sasakay ka pala ng ano, Banabo or Carmen, Tuganay, matik pa rin yun sa Tagum. Kasi hindi sila pwedeng mag-ticket ng patingi-tingi, no? Logi. So, okay lang yun. Pwede na tayo mag-van. Depende. Okay na rin man ng van dito. Kahit paano, hindi naman talaga siya yung pang, ano, long distance or provincial operation. Yun naman talaga ang madalas talaga nasasangkot sa mga, ayun, mga vehicular accident talaga na limas talaga lahat patay, no? Kasi ano yan, eh, walang mga traffic enforcer, walang mga speed limit na namamaril, mga speed gun. Kaya kapag ka provincial routes or provincial operation ng mga van, yun talaga, mga long distance, yan yung mga humaharuro talaga. Pero dito sa Davao, ganun, okay na yun, no? 60 kph dito sa May City Garcia. Pero hindi pa rin ibang ibig sabihin, no, na-safe pa rin tayo, no? Pwede pa rin mabangga, madisgrasya, pero at least, dahil sinusunod yung ano, kung lalampas man ang 16 man sa mga 70 kph, may mapupulot pa rin kita paano. Parang gas-gas lang ng konti. Oh, maliban naman sa Jack's Ridge, meron pang isang puntahan, no? Yung pinuntahan ko rin minsan, na i-vlog ko, marami nang nag-views nun, eh. Yung sa may Crocodile Farm. Yan, maganda rin dun, no? Mag-dinner. Kahit walang sasakyan, pwede din kayong ano, mag-take kayo ng bus. Yun, ganun pa rin, bus. Sa may Enrio lang malapit. Pero syempre, pwede rin naman kayong mag-take ng taxi. Mura lang naman ang taxi sa Davao talaga. Hindi naman talaga yan lalagpas ng 1,000. I mean, 100 pag malapit lang. Alright, ito hindi siguro to non-stop. Oo. Pagkahapon, di na dito na gano'n. Dito na talaga yung pick-upan tsaka babaan. Hindi na doon. So yun, no? Jack's Ridge, Crocodile Farm, tsaka yung Vista View. Maganda rin puntahan din yun pang dinner kasi nga overlooking. Marami na to tayo pwedeng, ano, pwedeng puntahan for dinner, no? Kasi Mother's Day nga ngayon. Pwede tayo sa may Nova Chira, sa Nova Plaza, sa May Lanang lang, kasi mas malapit lang dito sa Panacan. Eh, syempre, once a year lang naman to na gaganapin, na medyo iba naman yung experience, diba? Puro lang tayo Rojas Night Market, Big Bang Food Park, puro tayo mga food park, no? So, try naman natin ang Jack's Ridge. Pwede na naman talaga, mas malapit nga yung ano, eh, yung Crocodile Farm. Kaso nga lang, eh, syempre, doon tayo sa overlooking Jack's Ridge.
Tapos yun, picture-picture. Pagkatapos, yun, may park sila dun. Tapos malabig ang hangin, syempre. Tapos gabi, mas maganda yung skyline ng Davao, no? May mga, yung city lights kapag kagabi. So yun, after nito, mamaya i-vlog natin. So parang magpa-part 2 na, no? Marami na tayong mga content dun. Marami na tayong mga entry. Basta yun lang, kapag meron kayong mga gustong malaman, matututunan about Davao City, so pwede nyo naman hanapin lang, i-search lang, no? Kung anong gusto nyo po. Sabihin natin na shortcut papuntang ganito, by Gala Texture. Pwede yun. Ispish. Ang ispi rito is ano siya? 25, 30, 35. Ano mo? Oo, ano? Okay. Pag full. Ha? Pag full. Quinta. So hindi parehas na, may 40, 35, 25, 30. Depende sa trip ng ano yung conductor. Tama ko eh. Eh, mag-inod na. Ah, managi siya, no? Ah, depende siguro sa bus company, ana. Pwede, no? Okay. So yun lang, bali hanapin nyo lang yun, no? Type nyo lang sa search engine kung ano yung mga gusto nyo malalaman tungkol sa Davao. Tapos, hindi lang Davao, no? Kahit nga sa Maynila, meron din tayo, meron tayo sa Visayas. Tapos meron tayo nyan. Tapos search nyo lang yung ano yung keyword na gusto nyo malaman for information or details. Tapos, buy, ganun, buy my channel name. Yun lang. So, sasuggest na yan, matik. Ito yun ha, old airport. Labas lang kayo dyan. Pagkababa nyo ng ano, airport, lakad lang kayo. Hilahilahin nyo yung mga maliitan nyo. Napa, dito lang, 3 minutes lang. Nasa labas na kayo. Tapos, para na kayo ng pasok puntang north. Pagpa-south naman, dito kayo. Sa punta, lipat kayo ng ano, Ecolan Terminal. Kung tingin nyo yung mapapamahal sa taxi, 300 pesos. Pwede na yun ang mga katarungan din naman. Kasi malayo yung ano, Ecolan mula rito. So, 300 pesos. Yun yung mga tamang ano, presyuhan. 200, 300. Pero kapag hindi naman ma-traffic, tapos dito talaga siya dadaan sa Maycipe Garcia, Diversion Road all the way to Ecoland. Hindi, pwedeng nasa mga 290, 295.